Good morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Today, ang gawin ko is at saka ang isi-share ko. I have here a miniature or mini anthurium, then red ficus, tugas bato. So, ito pag-share ko is para naman may maraming mainggan nyo. In fact, may mga kaibigan ako na mahilig din sa mga halaman, not only in bonsai but also in ornamental plant. So, natutuwa na ako kasi akala ko konti lang kami, marami pala tayo. So, I'm going to start na. Check ko muna itong microphone ko kung okay, it's working. So, ito, magbubunot. Slide man. Delikado man eh. So, itong pagbubunot or pagkuha ng has sa niyog is iba-iba ang style. Like, napansin ko doon sa Ilocos, may ano sila yung parang metal na nakatayo. Pero dito sa aming lugar, ganito ang style pag kulog ni noon. Ganito pagkuha ng ano, yung bunot. Ano ba ito? Ang dulas. Yan. So, ngayon, kaunti na lang marunong na gumagawa ng ganito, mostly yung ng malapit sa bukid or doon sa bundok, kasi isa ano ba to? Yung anak ko is ano, hindi marunong maggawa ng ganito. Tuloy. Hindi marunong o hindi ko na lang sila pinipilit na marunong kasi delikado man ito pag hindi ka maingat, matamaan man yung ano mo, yung kamay mo sa dulo ng sundang. Itong pag tanggal. Ako bata pa ako, ganito na lagi ang ginagawa ko kasi yung mayaman yung mga lolo ko, kami lang hindi mayaman. So marami silang niyog. Then tutulong ako sa pagbunot. So ito kasi buako na lang ninako kasi may miming dito, kumakain siya ng punod. So, tuning oh. Miming. Oh. Yan. Dito ka sa layo kay imo matigbasa niya kag apil diha putol imong ulo. So ito, then ikakat ko naman ito maliit, then doon ito transfer ko yung makita ninyo yung ano ko, yung miniature anthurium. So itong paghawak ng ano, tawag nito sa amin, ito sundang. Hindi ko alam anong tawag sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Basta sa aming lugar is sundang. By the way pala, sa mga subscriber ko na Ming, maputol imong ulo, Ming, hawa di amin. Sa mga subscriber kong mahilig din sa halaman, pagpatuloy niyo yung ano, pagbablog niyo, kasi itong ginagawa natin is to promote the green, kasi itong earth is green planet. So pag hindi tayo magtatanim ng ano, magtatanim ng mga green ornamental plant or something green like bonsai, ano pa, is there tendency na sa katagalan
baka wala ng green dito sa ating planeta, puro na lang building, puro na lang brown. So, mag-repot na ako. Ang daming ano, maliit na palaka. Bali, tatlo ang sangang iwan ko nga hindi ko puputuon. This one, saka isa kasi maliit. Then, ito na. Balik na naman doon sa kung saan siya nakalagay. Doon sa pagkakasin ng abono. Ko sa nakita nyo may maraming dagdag nagkahon, malaki ba? So yun ang tatanggalin yung mga dahon na wala sa lugar. Like this one, iiwan yung mga maliit. Ito ang ginagawa ko with my material cell kasi pagpabayaan ito, mawala na ito sa form. So ito ang buhay probinsya or my life in my village sa imported pa.
Pero dahil Pilipino man ta, mostly probinsya din. Pero kung nandun ka sa ibang bansa, tawag nila Pili siguro. Ito pa lang kung anong meaning ng village ko, pinag-iba ng probinsya. Iba ba ako, anong kapareho lang din. So, hindi ako expert. So, ito ang material sa isa, matagal ba ito matapos? I-take sa 5 years siguro. Pag ito maging ganap na bonsai na. Dito sa taas, puro mga malaki yung dahon. Dahil sa urine. So, yan lang muna. Kasi mataas na yung ano. So, ito lang ang masishare ko. This morning, this is my Tugas Bato together with the Red Picos and the pagripat ko ng Antoryong. So, may pinagkaiba yung mga halaman. This one is a trabaho natin is a with a bonsai, is a trim, ripat, yung form, yung ayos compared to Antoryong. Ang gawin lang sa Antoryong is ripat ng ripat. Then, with this flower, you know. So, iba-iba ang mga sistema bawat halaman. So, yun lang ang masishare ko for this morning. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice day.